Okay, magandang araw sa inyo at welcome back muli sa channel ko. Ayun, meron tayo dito ngayong bagong tanggap na gagawin. CRT TV, 14 inches. Ayan. Ang brand nito, Sharp. Ayan. 14 inches lang to. Saksak natin para makita natin kung ano sira. I-power on natin, saksak natin. Ayan. Ayan. Kung mapapansin nyo, umaalon yung picture niya, yung display niya. Ayan, makikita nyo may gitna, may itim dito sa gilid. Ibig sabihin niyang kinakapos ng supply. Sa power supply pa rin ang sira niyan pag ganyang problema. Okay. Okay. Pag ganyang problema, ang ibig sabihin niyan sa power supply, kinakapos siya ng supply kaya gumaganyan. Makikita niyo umaalon yung guwit niya tapos mayroong itim dito sa magkabilang guwit, magkabilang gilid. Ang ibig sabihin niyan kinakapos yung supply. Ayan. Sa power supply ang problema yan. I-check natin kung anong nasira sa power supply. Pwedeng sa capacitor filter, pwedeng sa regulator ang problema yan. O kaya may nag-open na resistor. Check natin. I-share ko sa inyo kung ano makikita natin sira. Bago nga pala natin simulan to, kung bago ka lang sa channel ko, pag-subscribe na lang. Pag-pindot nyo rin ang notification bell para lahat ng bagong video natin updated kayo. At huwag nyo na rin kalimutan i-like at i-share ang video. Kung meron kayong katanungan, pwede kayo mag-comment sa baba. Okay? Umpisa natin. Buksan natin to. Ayan na, buksan na natin yung pinakatakip niya. Ito nga pala yung pinaka-power supply section. Ito yung pinaka-power section ng power supply yan. Ito yung chopper transformer. Ayan. Ayan yung pinaka-chopper transformer. Regulator and then switch mode power supply controller. Ayan. Bali yung ginamit na IC number nya na switch mode power supply controller, TEA2261. Yung regulator naman, 1884, D1884. Ayan. Tapos yung filter capacitor naman papuntang B plus filter capacitor papuntang flyback, 100 microfarad 160 volts saka 220 microfarad 160 volts. Yan yung mga filter capacitor papuntang filter capacitor B plus papuntang supply ng flyback natin. Okay? Ngayon, pag anong problema na bumabagsak yung supply, kung makikita nyo kanina, yung image ng picture niya umaalon yung image ng picture. Ibig sabihin nun, pag umaalon, tapos nagkakaroon ng itim magkabilang guwit, ibig sabihin nun, kapos yung supply papuntang playback. Ibig sabihin, binabagsak yung supply niya, nagdadrop yung supply niya, kaya ganun umaalon. Ang malimit na nagiging problema dun pag ganun, sa capacitor, yung mga filter natin. Ayan. Pwedeng may problema na itong capacitor. I-check natin ngayon yung capacitor dito sa power supply. Pero bago natin i-check yung power supply, i-check muna natin yung voltahe ng B plus natin. Tingnan natin kung kapos nga ng supply yung papuntang playback. Tingnan natin yung voltahe papuntang playback kung tama ba yung voltahe. Tapos kung tama o kaya kung hindi, check natin itong filter capacitor. Punta tayo sa kabila, sa likod. Ayan. Ito nga pala yung pinaka-playback natin. Yan. Ito yung B plus ng flyback. Ayan yung supply papuntang flyback. Ito yung pinaka B plus natin. Sukatan natin to kung ilang volt tayo papasok dito sa supply ng flyback. Tingnan natin kung ilang volt tayo papasok dyan. I-check natin. Ilagay lang natin yung tester natin sa 250. Lagyan lang natin siya sa 250. Ayan, lagay natin sa 250. Tapos lagay natin yung supply natin dito sa ground natin dito sa body ground. Ayan.
I-power on natin para makita natin kung ilang volt tayo pumapasok. Power on natin. Saksak muna natin. Okay, saksak muna natin. Power on natin. Tingnan natin yung supply kung ilang pumapasok dito. Pin 9 yung B plus niya ng playback. Ayan. Kung makikita nyo, halos bagsak nga yung supply niya. Makikita nyo, nasa 78 volts lang yung pumapasok na supply sa playback. Ayan. Halos 75 lang. Okay, hina nyo. Ngayon, subukan natin check yung mga capacitor nito. Kasi bagsak yung supply niya. Tingnan natin kung filter capacitor lang yung problema. Tanggalin natin yung filter capacitor niya. Yung dalawang filter capacitor niya. Ito yung dalawang filter capacitor niya. Ayan. Papuntang B+. Papuntang playback. Ayan yung supply ng playback. Pinaka B plus natin, yung dalawang filter capacitor. Tanggalin natin para makita natin. And ito yung pinaka capacitor niya, papuntang B. Ito yung capacitor niya, yung dalawang ito. Yan yung capacitor B plus natin, papuntang supply ng playback. Yan yung tanggalin natin para makita natin kung buo pa yung capacitor niya. Mukhang malinis. Pero teste rin natin. Kikita nyo, malinis yan. Kaya natin yung isa. Mukhang malinis din. Yan. Halos wala pa siyang tama. Pero test rin natin, tingnan natin. Ilagay lang natin yung tester natin sa times 10. Mukhang okay pa ito isa ito. Mukhang okay pa ito isang ito. Tingnan natin itong isa. 100 microfarad, 160 volts. Ayun. Kung mapapansin nyo, ayaw nyo nang gumalaw ng tester ko. Ilagay na natin siya sa 100.
Naka 100 na yan. Pero ayaw pa rin gumalaw. Sabihin, sira na tong capacitor na to. Ilagay natin sa 1K. Ilagay natin sa 1K. Naka 1K na yan pero ayaw pa rin gumalaw. Kaunting-kaunti lang yung ginalaw niya. Ibig sabihin, sira na tong capacitor na to. Pero pag tinignan mo, kung hindi mo tetesterin, kung titingnan mo lang, akalain mo na buo pa. Ayan. Akalain mo siya na okay pa. Pero pag tinester mo, wala nang palo kahit naka times 1K. Okay. Ayan. Naka times 1K na yan, pero ayaw pa rin pumalo. Meron tayo dito ang pang-replace. Ayan. 120 microfarad, 400 volts. Pero halos parehas lang to. Subukan natin yung testing. Kung mapapansin nyo, pumapalo siya. Ayan, ito lang yung problema. Kahit naka times 1K na, ayaw nung pumalo ng tester. Ibig sabihin, babagsak nga yung supply niya kasi sira na to. Kasi pag tiningnan mo lang siya, pag hindi mo siya titesterin, okay, good yun, maganda pa. Pero pag tinester mo, wala na siyang palo. Subukan natin palitan. Tingnan natin kung magbabago yung peak tube. Ayan na, ikabit na natin yung pinaka-capacitor. Sukatan natin uli siya ng supply kung normal na uli yung supply niya. Ilagay lang natin siya 250. Ayan. And then, sukatan uli natin yung saksak natin. O natin. Sukatan na uli natin yung pinaka-B-plus natin. Ayan. Eh, kung makikita nyo, normal na. Kanina, bagsak yung supply. Ayan, nasa 110 na siya. Ayan. Ayan. Tingnan natin. Lagyan natin ang signal. Ayun, okay na. Ayan. Yun lang ang naging problema niya, yung capacitor. Ayan. Ayan, okay na. Ayan, maraming salamat.